bossing! Welcome back to my channel! Alam niyo po ba mga bossing ko kung ano po ang mga sinyales na maaaring ikaw ay suswerte na or may darating sa inyong swerte? Ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko na marami po mga iba't ibang mga pampaswerte at ito namang isishare ko sa inyo ay mga paniniwala na kapag ito po ay nangyari po sa inyo ay maaaring senyalis na na ikaw ay suswertihin. Alam niyo po ba mga bossing kung kayo po ay papasukan ng palaka kung hindi po berde or kaya po ay brown, yan po ay sumisimbolo na may darating sa inyong pera. Kagaya rin po yan ng paru-paro na brown. Kung kayo po ay papasukan ng ganyan, ay huwag niyo po yung itataboy sa loob ng inyong tahanan. Hayaan niyo lamang po siya dyan mga bossing. At meron po din mga ginagawa dyan kapag nakita niyo ito ay lumagpak ng paru-paro at ganoon din po ang palaka. Kumuha ka po ng isang papel, pagkatapos ay gumawa ka ng mga kahilingan, ilagay niyo po ang palaka or kaya po ay ang paru-paro sa loob ng isang botelya at ilagay nyo po yung inyo po mga wishes. Pero syempre mga bossing, lagi nyo po tatandaan, masama na ito'y huhulihin mo, pupukpukin mo, or kaya po eh hayaan yung kusa ito ay malalaglag, or kaya nakita nyo matigas na po yung palaka. Yung mga ganon, pero yung ikaw mismo ang mag-aano sa kanya ay bawal po yon. Yun naman yung mga pagpatay sa mga insekto ay hindi po maganda. Yan po ay may kamalasan taglay, kaya huwag nyo po yung gagawin. Ngayon po mga bossing, ay ganon din po yung sinasabi nila na kapag ka may pumasok ng mga langgam na itim sa loob ng inyong tahanan, ito po ay may darating ka rin na pera. Tunay po yan mga bossing. At yan po ay ilang beses ko na po yung napatunayan. At ako po tuwan-tuwa kapag po may itim na langgam ako nakikita. Kusa rin po yung nawawala kahit hindi nyo po siya walisin or itaboy, kusa po siyang mawawala. Ngayon po mga bossing, wag laang po yung pula. Kasi ang pula ay may darating na kamalasan sa inyo or taghirap tungkol po sa pera. Kaya po hindi kagandahan na ang pula po ay papasukan kayo ng pula, kaya kailangan itaboy nyo po kaagad dyan or gumamit kayo ng mga pang-spray para mawala po sila. Kasi yan po ay sumisimbolo ng kahirapan or problema po sa pera ang kulay pula na langgam. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay halimbawang nakakita ng rainbow, maina mga bossing magpa-picture ka. Kung halimbawa ang background mo ay rainbow, magpa-picture ka po dyan. Yan po ay swerte. Saka nyo po yan ipag-po-post sa mga Instagram, Facebook, sa YouTube. Saka nyo po siya ipag-po-post. Swerte po yan. At wag na wag rin kayo daw magtuturo ng rainbow. Kung halimbawa gusto nyo siyang sa pamamagitan lang ng mata. Halimbawa gusto mo siyang ituro, wag nyo na ituro, tingnan nyo na lamang. Or kaya po gusto mong bilangin kung ilan yung kulay ng rainbow, sinasabi nila kaya swerte rin ang 7 dahil 7 daw po ang kulay ng rainbow, kaya pinaniniwalaan na ang 7 ay kaya naging lucky. Ngayon po mga bossing, aya, kung kayo po naman ay meron pong napulot na barya, kaya lamang po hindi po basta-basta tayo nagpupulot ng barya mga bossing. Kailangan po ang barya ay nakatihayang ganyan, nakita ang tao. At sinasabi nila na mas swerte ka kung ang year ng barya ay year ng birthday mo. Ito yung pinaka mga rare na mga pangyayari. Ngayon po mga bossing, yan yung mga rare na yan, yung mga pambihirang yan. Yan po mga bossing ko ang napakaswerte. Kaya itabi nyo po yan mga bossing. Hugasan nyo lamang po ito sa tubig ulan or kaya idip po ito sa tubig na may suka. Halimbawa, kalahating basong tubig, tapos lagyan mo ito ng isang kutsara ng suka, lagyan ng konting asin. Idip nyo lamang ng 5 minutes po doon, tapos hanguin nyo po ito ng 5 minutes, hayaan nyo itong kusang matuyo. Yan po ay magiging swerte na. Tahian nyo po siya ng kulay pula, green, dilaw, or kaya po ay orange. Yan po yung mga sumisimbolo ng pera. Ganon din po mga bossing ko na kung kayo po ay makakapulot ng halimbawa ay suklay or kaya po ay yung pong sapatusan ng bata or kaya po yung mismong ano sa kamay ng bata. Sinasabi nila na ang bata po ay swerte dahil yan po ay angel pa. Kumbaga ikaw ay pwede mag-wish dyan, pwede mo yung itabi. At sa suklay, ganun din po mga bossing. Sinasabi nila na once na nakapulot ka ng suklay, pero ito po ilagay nyo lang sa plastic at itago nyo po sa mataas. Ito po ay sumisimbolo rin ng kaswertehan kapag po kayo ay nakapulot ng suklay. Ganun din po mga bossing, sinasabi nila na kapag daw ikaw ay
nakasalubong ng baka kasi ang baka po ay masipag, yan po ay matatag. Kaya yan daw po ay isa rin sa mga swerte. Kasi yun ay mga pambihira na rin sa mga panahon ngayon. Bihira na po yung mga baka. Pero misa rin kami nakasalubong po ng ganyan mga bossing. Ay yung bang tipong tatawid ang mga baka. Ang hirap din naman ng mga ganong sitwasyon. Pero sabi ko sa mister ko, hayaan mo swerte yan. Doon ang pagpunta kami ng Tagaytay. Maraming nakawalang baka. Kasi nakakatakot, baka biglang dambahin yung sasakyan, di ba? Ngayon po mga bossing, yan po ay isa rin sa mga swerte. Ganon din po mga bossing kung kayo po ay merong dinadasal, pagkatapos po ay bigla pong tumiktik po ang butiki, ibig sabihin po niyan, mabilis magagrant ang inyong dinadasal. Or kung halimbawa meron kayong pinag-uusapan at ito po ay positibo, kung ano pong halimbawa tumiktik ang butiki, ibig sabihin, kung ano yung pinag-uusapan nyo, tunay po yon. Halimbawa, may hinala kayo sa isang tao, tapos biglang tumiktik ang butiki, ibig sabihin, tunay daw po yon. Sumasang-ayon ang butiki na tunay ang sinasabi mo. At sinasabi rin po nila na halimbawa ikaw po ay aalis na, pagkatapos ikaw ay nanalangin, tapos bigla kang tumiktik, bigla daw po tumiktik ang butiki, ikaw daw po ay may gabay. Yan po ang ilan sa mga sinasabi nila na wasa nangyari po sa inyo, yung mga rare na mga ganyang pangyayari. Ito daw po ay sinyales na ikaw daw po ay suswertihin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!